Hello guys! Welcome back to my channel. Victoria Mix Vlog po ng New Hong Kong Group. Yan. So, bigyan natin ng reaction yung isa nating unique cup. Ano? Yung isa nating unique cup na kumbaga ay nabibigyan ng salitang ano yun? Ng imahe. Nabibigyan siya ng image na mukhang pera. Ano? Yan. At bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin channel, please do subscribe po sa channel lang ng inyong lingkod. At isang malaking tulong po sa aming mga Karipa Unicap at mga members ng Kalingap ni Kuya Val Santos Matubang na magbigyan po kami ng konting pagmamahal dyan. Ano po? Ayan. At shoutout po sa aming pong ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at kay Kuya Rob ng, kay Kalingap Rob, ng, ano po, ng aming, kumbaga, si Kuya Val po ang pamunuan namin, ano po, ng dait, yan. So, bigyan natin ng konting reaction. Actually, gusto ko siyang ilagay sa live, pero hindi ko pa alam ang samots, ano, kumbaga, yung full story ko, anong nangyari, ano po. So, konti lang nating reaction kay sa isa sa mga unicap na, kumbaga, nabibigyan ng imahe na mukhang pera daw. No? So, let's see, ano, tingnan natin. So, panoorin po natin ng konti nating clippings na atin pong na, ano ay, na, nakuha na po. Nagkaroon ulit ng tubig, no? Ayan o, lumalim po mga Kalingap yung tubig. Salamat po sa ulan na binuhos, no? At, nagkaroon ulit sila ng ano. Pinuno nga talaga, o. Oh. Bait talaga ni Lord, no? Hindi niya talaga pabayaang mawala yung pinaghirapan natin. Dito po mga Kalingap, kung gano'n po kahirap yung pinagdaanan ng mga partners po natin dito, no? Dami pong alaala, no? Ng mga kasamahan na naglulublob dito sa Pispan, no? Mga Kalingap, nung ginagawa pa namin ito. Nung nililinis namin ito. Tapos yung pagtambak nitong pilapil mga Kalingap ay hindi po basta-basta ang lakas na ginamit namin dyan. Shout out po sa mga kasamahan ko na Team Tilapia, tilapiahan na pinatayo natin, no? Sa pamamaraan po ni Kuya Val Santos Matubang. Malaki po ang sakripisyo na ginawa namin dito. Si ayan si Vincent Calyada, no, nakambak din yan dito, pagtambak ng pilapil. Ilang bisis po 'yan. Kami ilang bisis din kami ng lumublob diyan sa putikan na 'yan, no. Mabuo lang. Lumalim, no. Water lily, dumami na. Oo, tumupo na. Ayun ako, gumagala na yung iba, oh. Dito tayo. Maalala nyo po, no? Sa last vlog po natin, mga Kalingap. Sa last vlog po natin, eh, wala na pong tubig ito. No? Ito, tuyo na po ito nung nakaraan, yung nakaraang vlog po natin. Tuyo na po ito. Ngayon po, ayun na. Lumalim ulit, mga Kalingap. Gandang balita mga Kalingap, at parang nabigyan ng saya ulit yung ating mga tilapia, oh. Ang tahimik matambay yung mga manok dito, oh, sa pilapil. Tumubo na po yung Madrid ikakaw na tinusok ko, oh. Yan, oh. Yan. Tumubo na po siya, oh. Hello! Lumipad, eh. Ayan po. Marami pang lumulutang na pagkain. Ayan, welcome back to my channel. Ito na po ang ating reaction. Ito po nagmula sa dating
nagkameron sila ng grupo, yung sinasabing trio, ano. Masaya naman siya, kung tutuusin. Talagang nagbigay siya ng ngiti, lalo po sa akin. Nasubaybayan ko siya. Nagbigay siya ng saya sa mga OFW, sa mga OE, sa mga solid supporters and viewers po ng Kalingap vlogs. Ano yan pong mga ano ni Kuya Bal. Ano. So, bigyan po natin ng konting pananaw. Si Kuya Alex po ay isang legit at saka sincero na member ng UNICAP. Isa po siya sa mga grupo na nagbigay ng saya, inspirasyon sa bawat isa sa atin, nakapagbigay ng konting, alam nyo yon yung mga bagay na makakapagpasaya sa ating mga less fortunate na kababayan na nasa Dait sa Pinas. Ano po? Siya po ay isang talagang, masasabi natin isang charity vlogger. Nasa puso po niya, sincero yung pagiging charity niya. Although, dyan po naka-akibat lahat ng mga problema, mga lahat ng mga bashers, mga hindi naniniwala at naniniwala sa kanya. Ano po? So, makikita po natin sa mga vlog niya, sa the way he talk, at kung paano po natin siya nakikita. Ano po? Paano po niya tayo mapasaya sa kanyang mga vlogs. Ano po, makikita naman po natin yung sincere na gawain ng isang charity vlogger. Ano? So, sa lahat po na nakikisimpatiya kay Kuya Bal, ano po, dapat lang kay Kuya Bal at kay Kuya Bal na mga members sa Unica, katulad po ni Kuya Alex, ayun po yung isang napakagandang bagay na masuportahan po natin. Ang katulad ni Kuya Alex na sincere sa kanyang mga ginagawa, ano. So, siguro po, ang nangyari nito, nagkameron ng kaunting problema, konti lang na, I think yung reaction lang niya doon sa vlog niya noong nakaraan, eh. Yung paglipat nung sa bahay, tapos nagkameron doon ng, nailabas niya yung mga damit doon, yung something like that, ano po. So, napakamaliit na bagay para, kung meron mang mga salita na nanggaling or nagkameron na, pero meron naman pong messenger, pwede silang magtawagan. Pero ang sabihan mo ang isang tao, lalo tigit naging best friend mo at nakasama mo sa isang grupo, na isang mukhang pera, parang ang pangit pong pakinggan. Ano po, na sabihan mo ang isang tao ng gano'n, lalo friend mo siya, nagkameron kayo ng samahan, ng malalim na samahan, ano. Wala naman po kaming makikita sa mga vlog niya at kahit kayo rin po, wala kayong mapapansin na kumbaga isa sa mga member niya, dinali niya, o isa sa mga naging kasama niya, kumbaga siniraan niya, wala naman. So, base sa aking pananaw, yung kameroon lang sila ng siguro misunderstanding, may tampuhan siguro, pero sana mabigyan, kumbaga tumawag, or bigyan mo ng halaga yung pagiging pagkaibigan ninyo. Kausapin mo siya. Bakit hindi? Ano po? Andiyan si Kuya Alex, yan ay pwedeng kausapin kung ano man ang iyong hinanakit. Pero ang daanin mo at bigyan mo ng salitang mukhang pera ay parang foul. Ano? Nagkameron na kayo ng magandang samahan. Given na yan, so, mas maganda yung mag-call kayo sa isa't isa para malaman nyo kung ano talaga yung punot dulo ng pangyayari. Ito po ay hindi dahil para tayo kutsain natin yung isa na nasa kabilang grupo na ano. Hindi po, at para itaas si Kuya Alex, no? Hindi po sa ganon. Binibigyan lang po natin ng linaw, karagdagang linaw, yung mga sinabi ni Kuya Alex sa kanyang mga nakaraang vlogs. Ano? Kung meron man po sigurong pagkakaunawaan, pagkakaintindihan, dapat po ay hindi mo na pinaabot na bigyan mo siya ng salitang or kumbaga parang alias na mukhang pera. Ano? Isa po siya sa tumulong sa inyo para mapunta ka sa Kalingap at napunta ka kay Kuya Bal. At isa rin po, ilan dyan sa mga nakasubscribe sa iyo ay dati rin ay mga Kalingap supporters din. So, dapat hindi na dumaan sa mga ganyang pangyayari na bigyan mo ng pangit na interpretasyon ang isa sa mga tumulong sa iyo. Ang pangit pong tingnan na bigyan mo siya na dahil lang sabihin mo mukhang pera. Paano pang sinabihan ka ng iba ng mga basher na ikaw naman ay naiinggit? Pangit, di ba?
Si Kuya Alex po, base sa aming nakikita at na base na rin as a member ng Karipa na kailangan namin ipagtanggol ang mga Unicap na alam naman namin talagang sincero sa kanilang mga ginagawa na katulad ni Kuya Alex, ay bigyan ng interpretasyon na aayon sa kanyang mga ginagawa. Ano? So, ang pangit na bigyan mo ang dati mong mga kasamahan ng salitang ganyan na mukhang pera. Yung pumukhang yung pera, speaking of pera, ano, ay given na yan sa pagiging charity vlogger. Kapag ikaw ay sincero, nakikita yan ng viewers, nakikita ng solid supporters at mga sponsor na nagtitiwala sa taong mga ganito, na katulad ni Kuya Alex. So, kung meron man siya na, kumbaga, pinagkukunan, or kung meron man siya na mga sponsors na solid sa kanya, yan po'y given na sa pagiging charity vlogger. Dahil nakikita po nila ang sinseridad ng isang tao na bigyan ng tulong or bigyan ng alalay para maipamigay din sa mga kapwa nating nangangailangan. So, hindi na po dapat bigyan pa ng dahilan o bigyan ng salita na mukhang pera. Ano? Dahil andito po tayo sa mundo ng YouTube dahil sa pera. Sa totoo lang po yan. Dahil gusto rin po nating kumita sa pamamagitan ng YouTube. Pero yan po ay depende kapag ka ikaw ay sincere. Gamitin mo ang YouTube para hindi lang pamilya ang makinabang. Makinabang pati ang mga kalapitbahay mo, ang mga pwedeng abutan ng tulong, yung mga alam mo talagang less fortunate na talagang hirap na hirap na sa buhay. Yun ay kumbaga, kasama na sa pagiging kalingap, pagiging charity vlogger. Pero ang sabihan mo ang isang tao ng mukhang pera, parang ang pangit pakinggan, ano? Paano pag ibinadik sa iyo yung salitang yan? Isa ka rin sa naghahangad na magkamero ng pera sa larangan ng whitey. Aminin natin yan, ano? Kasi lahat tayo andito dahil may gusto tayong makuha kay Lodo Whitey, ano? At sa mga sponsors, sa mga viewers, yan po'y given na sa pagiging charity vlogger. Hindi dapat sabihan mo ang isang tao ng mukhang pera ka. Ano? Napaka-ipokrito po natin pag hindi natin i-accept na naghahangad din tayo na magkameron din ng pera. Hindi po ba? So, pero ang siraan mo ang isang naging dahilan na natulungan ka higit lahat, ay para pong ang pangit ng dating, ano? So, Mr. J, kung masaya ka sa kung saan ka man naroon, kung saan ka masaya, suportahan din namin ikaw. Ano? Walang problema diyan. Kung diyan ka masaya, go on, kapatid. Pero sana 'wag mo nang bigyan ng pangit na interpretasyon yung mga dating naging kasama mo, yung mga dating naging best friend, kaibigan mo. Dahil ang pangit tingnan. Na dati kayong magkakaibigan, tapos pagdating sa dahil lang sa pera, kaunting pagkakaunawaan, ay banatan mo na siya ng ganyang mga salita, ano? Ang pangit tingnan. O paano ngayon 'yan? So ang lahat ng blessings ay napupunta kay Kuya Alex. O bakit? Kasi nakikita ng mga viewers, ng mga solid sponsors, kalingap, na siya ay deserving tulungan at deserving itaas. Ano po? Yan po lang ang aking pananaw na nakikita ko base sa mga napapanood ko sa mga vlogs ni Kuya Alex at sa mga vlogs ng iba pa. Ano. Marami pong Unicap na pwedeng pagkatiwalaan sa totoo lang. Mostly, yung mga first batch nila ng Unicap, yan po ang mga talagang makikita mo na solid charity vlogger. Magagaling po yung mga ano na nila. Kumbaga, nag-i-improve na sila. Yan, si Gab, yung nag-i-improve na yung mga vlog nila. Yan, si Sir Red. Si Kuya Alex, medyo late na yan. Pero nakikita ko yung pagiging charity niya. Yung pagiging matiisin niya. Ano? So, hindi reason. Yung konting bagay na magkameron na kayo ng konting pagkakaunawaan. Dahil lamang sa salitang lagyan ko na ng ano ha, inggit. Ano po? Yan po yan ang totoo niyan. Kasi ang nangyari siguro, mas niyakap si Kuya Alex kasi andun siya. At marami siya naging bashers kasi andun siya sa kabila. So, it's your choice.
pinili po maging andyan ka, kaya ang mga bashers nakalapit din sa iyo. Pero ang banatan mo, ang isa mong naging friend, naging isa sa mga tumulong sa iyo, tinanggap ka ng buong puso. Ang banatan mo ng ganyan ay foul. Ano? Pangit. Ngayon, ikaw ang naglagay sa iyo, sa iyong kapahamakan, mag-aani ka ng mga bashers na madami. Ako andito, yung isang unicap, hindi para mag-bash or para alam niyo, yung kutyain minsan ang ibang mga kalaban ng unicap, kumakalaban, I mean, unicap at saka sa mga ginagawa ni Kuya Bal. Pero hindi ako para makipag-away, gusto ko lang magbigay ng opinion ko base sa mga reaction ko. Yung lumabas sa aking isip, yun lang ang gusto kong ibigay. Pero ayaw ko nang yung, kumbaga, bigyan ka ng masasamang salita na naaangay sa'yo. No, hindi yung sapat kung tutuusin. Hayaan natin na ang panahon ang magbigay sa iyo ng mga ginawa mo sa kapwa mo. Ano? Sayang ang magiging friendship ninyo ni Kuya Alex. Nakakapanghinayang po talaga. So, siguro hanggang dito na lamang reaction ng inyong lingkod. Konti lang pong upload sa mga kaganapan sa loob ng Kalingap, sa pamumuno po ng aming ama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, ang kuya ng bayan. Yan. Thank you so much for watching. Bye-bye, guys. See you on my next, siguro, reaction na video again. Ano po? Thank you po. Salamat sa mga nakinig at nakisimpatiya sa konting reaction ng inyong lingkod. Bye-bye!